Hanggang saan aabot ang 500 pesos na minimum wage mo? Yan ang tanong ni Senator Francis Pangilinan sa kanyang privilege speech sa Senado. Ngayong pataas ng pataas daw ang presyo ng ilang bilihin. May sinamahan si Maris Umali na namalengke kanina. Nagkasya kaya ang budget niyang 500 pesos? Sa gitna ng COVID-19 pandemic, kung kailan maraming trabaho ang naapektuhan, sumasabay naman ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa kasalukuyan, 500 piso ang minimum wage sa Metro Manila. Seryoso ang tanong, ano nga ba ang mabibili ng 500 pesos mo? Sinamahan namin si Nanay Sol na mamili gamit ang halagang yan. Pero sa baboy pa lang, napaatras na siya. Mahigit 400 pesos kasi ang kada kilo. Ang remedyo, mag-isda na lang muna. Nakabili naman siya ng isang kilong galunggong sa halagang 180 pesos. Ang natirang 320 pesos para raw sa gulay na pangpakbet. Yung ngayong gulay na halo-halo, 176. Oh, pero 170. 170. Diniscount ako ni Kuya. Bait ni Kuya. So, ito na lang ang natitira ko. 150. Sa natirang 150, nakabili pa siya ng toyo, suka, itlog at bigas. Suma total, 472 pesos ang lahat ng pinamili ni Nanay Sol. Bali, 28 pesos po yung natira sa akin. Ito po, eksakto, pamasahe, pauwi. Hindi may kakailang sa mga karaniwang mamimili, kailangan ay talaga maging ingat na ingat sa pagpili ng mga bibilhin. Dahil ika nga, hindi unlimited ang hawak nating budget. Kung tutuusin, sa halagang 500 pesos, may mabibili pa rin naman. Ang tanong na lang, ito ba talaga ang gusto lang nilang bilhin? At masisiguro pa rin ba ang nutrisyon sa mga pinamiling ito sa lahat ng pagkakataon? Kung halos maubos na ang minimum wage niya sa pagkain pa lang, paano pa kaya ang bayarin sa kuryente, tubig at upa sa bahay? Kaya ang grupong Kilusang Mayo 1 nanawagan taasan ang sahod ng mga manggagawa kada araw. Sa Quezon City, mahal din ang presyo ng baboy. Ayon sa mga pork retailer sa Litex Market, hindi pa nila ito ipinapasa sa mga customer matapos masita ng Local Price Coordinating Council. Sabi ng mga umikot kahapon, bakit daw mataas yung benta namin? Eh, mataas naman kasi yung punan namin. Nagbabala naman ang grupong Pro Pork Producer Federation of the Philippines na posible pa raw lalong tumaas ang presyo ng baboy sa mga susunod na buwan dahil sa African Swine Fever. Yung mga tinamaan sa kalabarso na mga nag-alis ng inahin noong August-September, ang epekto noon, mawawala ng anak na pambenta mula January-February. Sa buong taon, dire-diretso na talagang mas lalaki yung kabulangan ng baboy. Sabi ng Department of Agriculture, bukod sa paparating na karagdagang supply ng baboy mula Visayas at Mindanao, hinikayat na nila ang meat importers na magpadala ng karagdagang supply mula sa mga bansang walang ASF. Patuloy rin daw na nakikipagtulungan ng DA sa mga producer para makapagbenta ng mga produkto sa mas mababang presyo sa mga Kadiwa market. Kumpara rin sa ilang palengke, mas murang presyo ng mga gulay sa Kadiwa market. We are expecting ngayong February po, harvest time, papasok na po yan. So bumaba ang presyo. Maris Umali, GMA News.